Budol is real. Eto, usong-uso. Isa ka ba sa mga nag-a-add to cart at nag-check out online? Sa totoo lang ay kahit ako minsan nang nabubudol sa mga ganyan, pero itong mga nakilala namin sa sobrang pagkahumaling sa online shopping. Naku, nagkabaon-baon na sa utang. Ang saklap namang karanasan yan. Kaya eto ha, mag-iingat kayo dahil talagang budol is real. Isa ka ba sa mga mahilig sa online shopping? Laging nagki-click ng yellow basket, mahilig mag-add to cart, at walang patumpik-tumpik kung mag-check out? Magdahan-dahan dahil legit, online budol is real. Usong-uso yan ngayon. Marami na ngang nabibiktima sa ating mga kababayan. Kung kailan pa nagkaedad, doon pa nahilig sa online shopping ang 63 years old na si Nanay Erlinda mula sa Marikina City. Aminado siya na malaking tulong ang mga online shops sa mga senior citizen na tulad niya na gustong makapamili ng mga kung ano-anong gamit. Hindi ka na lalabas para bumili. May mura, merong mahal. Debes. Patunay sa pagkahumaling ni Nanay Erlinda noong araw mismo ng aming shoot, abay na aktuhan pa namin ang pagdating ng kanyang in-order mula sa isa na namang online shop. Eto, nabili ko sa online. Maganda naman siyang tauban. Nagagamit namin. Buong pagmamalaki pang Finlex ni Nanay Erlinda ang mga bagay na nabili niya online. Tapos ito naman sa tubig, sa filter namin. Gamit na gamit. Dahil malang tubig ng mineral eh. Halaga niya 1.8 sa online din yan. Ito yung nabili ko sa online din na ceramic, ano, yung non-stick na gamit. Ano to, yung tatlong set siya. Halaga niya 2.6 plus, ganun. Ito yung air fryer niya. Mga 2.6 yata rin bili ko nito. Matagal na rin kasi ito eh. Para sa psychologist na si Dr. Camille Garcia, wala naman daw masama sa online shopping tulad ng ginagawa ni Nanay. Pero paalala niya na mayroon itong maganda at masamang epekto sa isang tao. Okay lang ano, hindi na ako lalabas. Hindi ako, kasi pag bumili ako ng ganitong item, kailangan kakain pa kami. Tapos, ano yan, hindi lang kakain. Yung sasabihin ka na mamamasyal pa. Parang ang bibili mong item halagang 100 pero gagastos ka ng 1,000 kasi kasama ang pamilya mo. Kung legit naman din yung mga stores na pinupuntahan mo at nagiging masaya ka, satisfied ka, parang ayaw mo na talagang pumunta sa mall because may mga tao na napaka-reclusive, meaning to say ayaw sa maraming tao, ayaw ng yung pumipila sa mahaba sa cashier. Simpleng ano, nasubukan mo na parang ay, ang ganda, may online na ano, na shopping mura. Ganun, subukan ko muna isa. Uy, dumating, ang ganda ng produkto. Makasubok nga ulit. Hanggang sa makikita mo, yun na nga. But what if it becomes an addiction? So yun ang mahirap. Pag-amin ni Nanay Erlinda, may mangilan-ngilang pagkakataon na rin na nabudol siya ng ilang online sellers at epic fail ang mga items na dumarating sa kanya. Una nga, yung sa ilaw, yung solar, dineliver sa akin dalawa, buy one, take one nga. Naghalaga siya ng 909, bali 1,000. Nagamit ko siya ng one day lang, tapos kinabukasan, kahit ibilad ko siya sa araw, wala na. Hindi na siya gumagana. Meron pa yung alas na sabi, ano daw, magsasara yung ano nila sa ibang bansa, na mamimigay sila ng libreng alahas. Baling babayaran mo, shipping fee lang. Tapos nung nabayaran ko, siguro, shipping fee niya nasa 500 din. Isang beses ko lang ginamit, pag uwi ko, maitim na. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo, walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro.
Milyon din ang halaga ng pera ang nabudol sa online and social media influencer at content creator na si Lady. Ang natangay sa kanya, tumataginting na mahigit 2 milyong piso. Isang online financial coach at forex trader si Lady. At nang mauso ang crypto, dito niya naisip na i-invest ang perang gagamitin sana nila ng kanyang partner sa plano nilang IVF o in vitro fertilization. Ang konsepto ng cryptocurrency o crypto ay kahalintulad ng pagkakaroon ng digital or online wallet. Sa crypto kasi I'm not really that familiar. So when I had the chance to meet this crypto influencer, which is Marvin Favis, doon ako nagkaroon ng interest, which is this last year lang ng around June. Legit ang crypto, it's just that kaya siya na-associate na parang scam because daming scammers talaga. Yung scammers, they use this platform to deceive people in order for them to get the money. Imagine mo 2.5 million tapos via Telegram lang transaction niyo. Nawalan na nga ng malaking halaga ng pera. Kaliwat kanan pa ang natanggap na pambabash ni Lady. Dito niya napagpasyahang mag-deactivate muna ng kanyang mga social media accounts. I was very angry at myself. Super angry ako. Umiiyak ako. As in, super depressed. Ganon. Na parang sabi nila na, ano ba yan yung credibility mo? Nawala. Nawala na maniniwala sa'yo. Tigilan mo na yung pag-share mo ng mga finance coach mo. Kasi wala ka namang, ikaw nga mismo finance coach, pero nai-scam. Kaya paano mo kami tuturuan? Ayon sa mga pulis na nilapitan ni Lady, malabong maibalik na ang mahigit 2 milyong pisong na scam sa kanya at suntok na sa buwan din daw para matugis ang taong nasa likod ng pambubudol sa kanya online. Sabi naman dun sa NBI, medyo malabo nga daw. They give, syempre parang they set my expectation talaga na hindi, wag na ako mag-expect din talaga. Pero they will try to investigate ganyan-ganyan, pero yun nga, wala nga tools. Dagdag pa ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mga kaso ng pambubudol katulad ng nangyari kay Lady, ang isa sa pinakamahirap na klase ng cybercrime o krimen online. Si ang crypto ay, ang nakikita natin is just a number. Combination of numbers, combination of special keys, di ba? So hindi yan yung palagay mo para bang bumili ka sa tindahan na nakikita mo yung tao. So ito ay just a number. Maybe it can be connected to a person. So depende kung saan niya binuksan 'yon. Paalala ng Department of Trade and Industry, mananagot sa kanilang ahensya ang sinumang online sellers na mapapatunayang nambubudol sa kanilang mga customer. Giit pa ng DTI, nakasaad sa Consumer Act of the Philippines na ang sinumang lalabag at mahuhuli dito, maaaring pagmultahin ng hindi bababa sa 1,000 piso at hindi naman hihigit sa 10,000 piso. Pwede ring makulong ang mga bogus na online sellers ng mula 2 buwan hanggang 1 taon. Ang online transactions, pareho lang ang rules, regulations at saka mga batas sa face-to-face transactions. Halimbawa, sinabi ni seller na adult size pero ang dumating sa'yo kiddie size. Or sinabi ni seller na original pero ang dumating sa'yo class A or fake. Yun ay actionable under the Consumer Act. Dagdag pa ng ahensya, karapatan ng bawat consumer na ibalik sa seller ang mga items na sa tingin nila ay depektibo o di kaya'y malayo sa itsura na kanilang na-check out. Ang no return, no exchange, hindi yan pwede ilagay sa website, hindi yan pwede ilagay sa parcel na kapag hindi mo binidyohan or pinicturan habang binubuksan yung item, ina-unbox, hindi mo na pwedeng ibalik, mali yan. At para maiwasan pa ang pagkabudol ng mga customer sa online shopping, ito ang payo ng DTI. Unang-unang tip natin, i-check natin kung may registration yan sa SEC kung isa siyang corporation or kung sole proprietorship siya, dapat registered siya sa DTI. Pangalawa, kung yung mga items na binibenta niya, yung required ang mga certain permits or mga accreditation, dapat nakalagay yan sa website niya or dun sa page na pinagbebentahan niya. Pangatlo, kapag online, pwede mo kasing i-compare yung mga reviews at saka ratings. Matagal na raw na modus ng mga kawatan ang mambudol. Madalas na target nila ay mga senior citizen at mga OFW. Ano yung produkto?
Dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi na raw nakapagtataka ayon kay Dr. Camille kung bakit marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nabubudol at nai-scam online. Out of depression, parang ang bilis mong maengganyo because of the advertisement. Two, there's a possibility din na ang ibang mga tao madaling mabutol dahil kasi napaka-gullible. So what do I mean by gullible? Yung bang konting ano lang, konting bagay, naniniwala sila kaagad. Paulit-ulit na paalala ng kapulisan, maging mapanuri at magdoble ingat lalo na kung online transactions ang pag-uusapan. Kahit anumang transaction natin dyan sa online, kung sa palagay natin ay parang hindi na siya makatotohanan at gusto mo mag-invest. Sabi niya ganto-ganto, umabot ng 10 to 15%, 20%, magtaka ka na. Dahil ang bangko nga, hindi naman nagbibigay ng ganyang kalaki. Sa modernong panahon natin ngayon, kung saan halos lahat ay pwede nang magawa sa isang pindot lang gamit ang ating gadget, huwag nating kalimutan. Think before you click. Dahil sa isang iglap, hindi mo namamalayan, huli na ang lahat dahil nabudol ka na. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.